Hindi nga daw maganda ang pakiramdam ng uncle ni LeBron James ngayon. Yan nga ang kanyang sinabi sa kanyang post-game interview. Horrible nga daw ang kanyang pakiramdam at medyo masakit nga daw iyon, sabi niya sa kanyang post-game interview. Dagdag niya pa mga idol, simula nga daw na nagkaroon siya ng ankle injury ay nawala daw ang kanyang explosiveness sa second half at nag-rely na lamang siya sa kanyang shooting, sa kanyang mga jump shot para nga makuha mga puntos. Kaya nga't maintindihan natin kung bakit 14 points na lamang ang in-score ni LeBron James pagdating sa third quarter at fourth quarter. Dahil nga ay naapektuhan siya ng kanyang injury na natamo sa second quarter pa lamang. Pero anyways mga idol, sabi nga ni LeBron James, sana nga daw ay hindi ito mag-cause sa kanya na maupo at hindi maglaro sa mga next games ng Lakers. Para sa ating next balita nga mga idol, itong Boston Celtics ay pang number 1 na dito sa Eastern Conference. Pinapangunahan nila ang East 47-28 at syempre mga idol, sino pa ba ang mauna sa kanila kung hindi si Jason Tatum na nag-average nga ngayong March ng 33.7 points per game, 6.8 rebounds, 4.8 assists per game, 53% field goal percentage, 46% sa 3-point line mga idol on 9.8 attempts, 91% sa kanyang mga free throws. Yan nga mga idol, ang performance nito ni Jason Tatum so far ngayong buwan na ito at nagresulta ngayon mga idol dito sa Celtics ng 22-3 record sa kanilang last 25 games. Kaya nga talaga namang nakakagulat ang naging turnaround na itong Boston simula ng umpisa ng season. Parang completely different na nga silang team mga idol at parang hindi na talaga sila makilala. Kaya nga't sinasabi ng ibang mga NBA analyst, sila ang team to beat dito sa Eastern Conference. Next balita naman tayo mga idol, Andre Drummond nagpaliwanag. Matapos kang ma-report na sinabi niya nga na nandito lang daw siya sa Brooklyn Nets ngayong season na ito, nagpaliwanag si Andre Drummond sa kanyang Instagram story. Dinagdagan niya nga ito mga idol. Sinabi niya kasi na hindi niya pa nga daw alam ang mangyayari sa free agency sa summer. Pero hindi niya naman daw sinasabi na hindi na siya magsasign dito sa team ng Brooklyn. Ang pinapalabas niya lang mga idol, hindi niya pa alam ang mangyayari. Yan nga ang kanyang paliwanag mga idol. Pero anyways, punta na tayo sa ating next at panghuling balita tungkol nga sa nakakabaliw at hindi ka panipaniwalang stats ni LeBron James. Ngayong araw kasi ay umabot na nga siya sa 37,000 points. At alam niyo ba mga idol, siya nga ang youngest player to ever reach 37,000 points. Sa edad nga yan na 37 years old, siya pa ang pinaka-youngest. At patunay nga lang din yan na itong na-achieve ni LeBron James ay hindi nga pangkaraniwan. Dalawang player lamang in NBA history ang umabot sa 37,000 points at wala na ngang susunod sa listahan na yon. Kaya nga mga idol, ito nang si LeBron James ang pinakabatang player na umabot sa 37,000 points na club. Pero anyways mga idol, yan ang alamang din mura para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Bye!